Kuya Edgar, mag-subscribe kayo rito kay Kuya Edgar. Subscribe. Ayan. And press the bell. Yes, mga kababayan, no? Panibagong update naman po dito sa condominium. At may isang pamilya kasi tayo dito gustong interviewin. At kakamustahin po natin sila, mga kababayan. Kung ano yung sitwasyon nila dito, kung okay ba sila dito. Or maganda ba yung maganda ba yung plaster nila dito sa ating atong dominium, kung okay ba sa kanila tong unit nila nga binigay ni Yorme, di ba? So may isang pamilya ko dito tatanungin. And shout out kay Guard. Thank you po. Ayan si Nanay. Ang ganda ng pwesto ni Nanay, oh. Dali pa si Kuya. Lagi na bata eh. Okay lang 'yan. Hi, Bea. Hi, Kai. Hi, Mama. Hi. Ayan. Nay, magandang araw sa iyo, Nay. Nay, kamusta yung plaster niyo dito sa itong Dominium 1? Okay naman. Okay ba sa iyo itong ganitong unit? Mm-hmm. Ayan. Mensahe po ninyo, Nay, kay Mayor Escomorino. Maraming salamat kay Mayor kasi napili niya kami mabigyan ng pabahay dito. At least hindi na kami mahirapang magbayad kasi malaking diferensya yung bayad namin dito kaysa dun sa inuupahan namin. Eh, pwede ba natin i-explain eh, kung magkano yung, sakali kung na-approve na ba yung magkano yung babayaran niya buwan-buwan dito? Alam ko kasi 2K lang kami isang buwan. Tapos yung kuryente namin doon. Di ba yung token na binabayad ninyo na kumbaga yun na yung magiging ipon din niyo. Kakarinig ko lang. Mm-hmm. Sakali may mga nasira dito sa bahay ninyo, yung mga binabayad niyo doon na to kay buwan-buwan, yun yung gagamitin. Yung papagawa. Ayan. Di ba, approve ko ba doon ay? Oo naman, syempre. Pag may nasira ka, dapat talaga bayaran mo. Ayan. Thank you po. Ayan kayo dito na sa pamilya niyo. Yung dalawang anak ko, nandito. Ang dami pera ni Buddy. Ako, hindi kasi iniiwan lang sila ng papa nila kasi may pasok. Mm-hmm. Tapos kukunin din sila. Nice. Sa mga ito na sa mga big project na ginawa ni Yorme sa Maynila, ano yung comment mo doon? Maganda nga yung mga ginawa niyang project eh, kasi talagang pang mahirap talaga. Marami siya talagang matutulungan mahirap. Ayan, like mga bagong hospital, no? Eskwelahan. Karamihan kasi sa akin talaga, diba, may hirap na. Mm-hmm. Buti nga yun, may ganyang katulad niya na ang tatumulong sa mga may hirap. Mm-hmm. And, di ba lang magaan sa'yo yung Tokay Bonbon? Siyempre. And, ang sinano. Saan ba kayo dati na nakatira? Sa Perla. Umuupa kami. Umuupa kayo. Saan ba maganda noon o ngayon? Siyempre ngayon dito. Di ako makatulog sa bayaran. Nababayad mo pa lang agad na utang mo. Tapos may advance pa, no? Oo, may deposit pa. Ewan ko lang ngayon kung kailan kami magbabayad. Di pa sila sabi. Mag-iisang buwan na kami dito. Hindi pa alam kung kailan kami magbabayad. Ayan. Sige na, malapit na rin buksan yung itong Dominium 2. Mm-hmm. Ayan. Thank you po, ah. Mm. Ayan, dito sila ate. Room, ano to? 302. Ayan. Ano ulit yung name natin, ay? Ate? Princess. Yes. And kamusta naman yung sitwasyon natin dito sa room nyo? Masaya naman kasi maayos yung bahay namin. Ganda, di ba? Kasi sincere. Nihilang ako sa iyo. Ganda, diba? Shout out kay Mr. ni Ma'am. Confer dun sa pinanggalingan namin. Talagang alos tatlo nito. Saan ba kayo dati nakatira, Ma'am? Kami yung gagawing right of way, 12 and 13. Yan, kami yung napili ni Yorme, yung dalawang building namin. Kaya sobrang swerte namin. Kasi maraming gustong tumira rito. Halos nagkukumawag sila, halos nakikipagdebate sila. Pero yung building namin, pinaglaban namin na kami na lang. Kasi kung mapupunta kami sa isang pabahay, mapupunta kami sa malayo. Ano ba sa pakiramdam dati? Malay mo, baka hindi kayo mabunutan dito. Ano sa pakiramdam? Yung nag-iisip ka pa? Sa part na yun, talaga nangangamba kami kasi nga iniisip namin baka hindi kami qualified. Pero dahil nga kami right of way, priority daw kami ni Yorme. Kaya sa part na yun, pinanghawakan namin yun. Lalo kayong ginahanahan, gano'n, no? Oo. Lalo kayong ginaganahan. Oo,
ginanaan kami talagang asikasuhin yung requirements namin nung sinabi ng Muso na kumpletuhin na namin kasi nga si Yorme gusto niyang mabigyan na kami ng award kasi nga di mo nga masasabi yung bidding namin kasi may binaba ng for condemnation siya kasi talagang ginasip almost 30 years na yon. Tapos sobrang ramdam na namin yung yanig kapag dumadaan yung mga truck. Kaya nung pinag-requirements kami, inagad namin tapusin agad lahat. Ay sa babayaran ninyo dito na eh? Tubig ninyo tsaka ilaw? Sa ilaw dito sobrang swerte namin kasi mababa lang. Nagluload lang kayo? Tansya namin lagi kasi everyday nagtetext si Meralco para sa update namin kung magkano yung nagastos namin. O minsan everyday kumakain lang kami 30 pesos, 35 yun. Sa tubig, wala pa kaming alam kung per kilowatt daw siya, di pa namin alam kung load data yun, no? Load sa kuryente, kuryente yun. Pero sa tubig, di pa namin alam kung magkano yung per kilowatt yun. Ayan. Dito naman sa buwan-buwan ninyong monthly? Sa monthly namin, kasi aware kami na kung magkano yung na-declare namin sa sahod namin. 3,000 or 2,000. Parang naririnig ko doon, 2K lang buwan-buwan. 2K sa mababay na i-declare mong sahod mo. Pero kapag ka na-declare mong mataas-taas, over to 3,000. Kaya sana nga, 2K lang. Ah, nakadepende sa sahod mo buwan-buwan din sa tinatrabahuhan mo, ganun? Oo, sa dineclare mong sahod mo, kailangan mo. 2,000, 3,000 lang naman. Compare sa magre-rent ka dito, wala ka na mahanap na ganun. Wala talaga. Na. Yung unit nga namin may paupaan, 5,000. 5,000, gupak-gupak pa. Oo, delikado pa. Hindi dito, di laban na kami sa 3,000 talaga. Kung 3,000 siya, di ba? Kesa maganap ka pa, mahirap maganap ng matitiran talaga. Tapos alam mo ba ma'am, dun sa 2K, kunwari babayad ka na, parang yun na lang din yung gagawing pondo ninyo dito sa bahay nyo eh. Yun yung ano, aware din kami dun na hindi mo siya pwedeng ibenta, paupahan. Tapos yung iniipon, yung binabayad mo is ipon. Then yung ipon na yon kung kailan namin gusto umalis, mababalik sa amin. Pero depende kung may nasira kami dito sa pagpasok namin, dapat ganun pa rin paglabas namin yung itsura niya. Sa tingin mo ma, makakaalis pa kayo dito? Kami, hindi na rin namin, kasi sa totoo lang, pinaghambing namin ng difference kung mapapalayo kami o sa malapit. Advice mo lang sa amin na nandito lang kami. Kasi mas malaking adjustment pag nasa malayo kami. Same lang din ang mangyayari. Halimbago pagkasama na naman, halimbago bahay na naman, hindi kagaya dito, dito na kami sa malapit, sanay na kami dito, diba? Ay, nagluluto siya atin dito. Tama, tama po din. Kasi talaga sa totoo lang, marami talagang gusto dito sa pabahay ni Yorme na to. Oo. Kaya nga, kaya sabi ko, swerte namin talaga na kami napiling building ni Yorme na mabigyan niya ng pagkakataon na makasama at ma-prioridad dito sa tondo ng yung iniiling lang namin, yung mga kasama pa namin doon kasi marami. Naiwan pa? O, ay, malay mo. Yung to naman daw sila. Malay mo. Kaya nga. Kaya sana, Yorme, makasama sila. Malapit naman ata buksan niya yung ano, yung tondo ng 2. Malapit na din, malapit-lapit na din daw. Siguro, baka matapos tong buwan, andyan na sila, sana. Kasi, gusto na rin nila eh. Tulad yan, kami, nakikita na nila yung mga kalagayan namin dito. Talaga nakita nilang maganda, malaki. Kasi nung araw, ang bulong-bulongan dito, hindi daw totoo na 44 square meter. Yung laki yun. Walang maniniwala na 44 square meter. Dalawing kwarto? Sabi, kasi nga nakikita nila sa bintana. Wala yan, kalahati lang hahatiin. Kaya nung napasok na ng mga ilan residente namin doon, at ang mga kapitbahay namin dyan, doon na, inggitan, di ba? Unahan. Eh, wala tayong magagawa kung kami yung nauna. Dahil wala ang problema sa mga dokumento namin sa kanila, inaayos naman. Pero sila naman dito ng priority na makasama dyan sa condominium 2. Kaya sana mapabilis. Eh doon naman, Tess, sa mga sumasabing propaganda lang daw ito ni Yorme, itong ganito mga pabahay. Di nga, di ba? Isa yun sa bulong-bulongan. Isa yun na ginagamit lang ni Yorme para sa kanyang pagtakbo. Kami naman sa part na yun, siguro hindi naman namin. Siguro may mga tao talagang sasabihin yun, lalo tumatakbo si Yorme, di ba? Pero kung kami naman ang tatanungin din, hindi naman namin maano na sa mga tao yan. Kasi talagang, ayun yung pamamaraan nila para manira eh. Kahit sino namang tao gumagawa ng tama,
lahat iisipan nila ng masama para mapasama. Wala nang, sa totoo lang, sa tao, wala na tayong magagawa. Sa lahat ng gumagawa ng tama, iisipan at iisipan nila ng gumagawa ng masama. Naggawa ng masama para sila yung mas mapabuti. Kahit sinong tao na gumawa ng maganda, laging iisipan ng masama. Kaya, si Yorme, saludo. Saludo kami kay Yorme. Number one sa baluta. Kahit anong pagpupukol sa kanya, kahit na yung inauguration dito, meron pang... Umiyak kaya si Mir nung... Kahit yung inauguration, meron mga patarpuling din na tinuturo ko ng isang vlogger ni Yorme, paano bang magagawa natin ito? Kasi nga, wala nga sila. Sabi nga ni Yorme, wala na akong pakialam sa kanila, basta ako, gusto ko, kuha lang ako ng tama. Puro tama lang. Mm-hmm. Diba? Ang tao, iisip talaga, iisip ng masama para lang masira si Yorme. Pero si Yorme, dire-diretso, bilis kilos. Nung nakaraang mga nagiging mayor dito sa Maynila, may mga ganito bang project na napakarami? Sa totoo lang, ako kasi, bago rin ako, naging leader din ako ng building namin, nung si Yorme na rin ang nakaupo. Mm. Doon ko lang din naramdaman nung ginhawa ng Maynila. Sabi ko, nung araw kami, wala rin talaga kami nararamdamang biyaya sa totoo lang. Parang swerte lang yung mga malapit sa kaldero. Pag hindi ka malapit, nga ka. Sabi na, pag may pera ka, hindi ka pansin ng gobyerno. Eh, pantay-pantay lang dapat, di ba? May pera o wala, dapat pantay-pantay. Kung may ayuda sa gobyerno, sana mabigyan ng lahat. Hindi yung pinipili lang. Si Yorme Patas, hindi ka nga butante, bibigyan ka eh. Basta nasasakop ka ng Maynila niya. At dito ka na, naabutan ng lockdown, di ba? Ganyan labi si Yorme. Kaya, ang ganda ng saka ang ganda ng room ninyo yung bahay niyo. Ano yan? Sticker lang yan. Sticker lang ba yan? Yes, sticker lang yan. Pwede mong lakitan. Mukhang mga surprise. Ang ganda sir, no? Picturan nyo nga ito. Ay, dinikit ko lang yan. Ayan. Last na lang, ma'am. Minsay po natin kay Miris Comorino para lalo siyang lumakas ngayon. Yorme! Huwag ka mag-alala. Ang Maynila sa'yo, solid.